Tandaan natin na mayroon ng dalawang uri ng kasalanan ng ginagawa ng tao. Una ay ang tinatawag na sin of omission and sin of commission. Ano yung tinatawag na sin of omission? Basa, sin of omission is, alam mo yung tama at dapat mo gawin, ngunit di mo ginawa. Sin of commission is, alam mo di dapat gawin dahil mali, pero ginagawa mo pa rin. So wala kang pupuntahan. Isang bagay na alam mong tama, hindi mo ginawa, nagkasala ka. Isang bagay na alam mong mali sa mata ng Diyos, mata ng tao, pero ginawa mo pa. Alam mong mali na umibig sa dalawa. Ayun, saligo, no? Ay, gilog talaga. Binago ni Lord eh. Dapat isa lang. At kung ikaw ay sumobra sa isa, okay? At yung isa na yun ay buhay pa. Hindi mo talaga legal ang iyong paghihiwalay. Nagkakasala ka. Okay? Hindi rin naman kasalanan, ito yung sin of commission, hindi naman kasalanan ang hindi mag-asawa. Sin of commission. Hindi kasalanan hindi mag-asawa. Ang kasalanan ay yung dinadala ka ni Lord sa kalagayan na ikaw ay mag-asawa para nang sa ganun ay masunod at matupad ang plano natin sa buhay mo, pero somehow ay may takot ka. Somehow may mga karanasan ka nung nakaraan, ayaw nang maulit. Kumbaga nadala ka na, hindi ka na kasawa, eh, pero nakipag-boyfriend ka naman. Nakipag-kasintahan ka naman. Mali pa rin yun, no? Eh kung magkasawa ka na lang, hindi magkasawa ka na lang. Kaysa naman ikaw ay nagpapasalisalis sa ibang lalaki, para lang papatunayan, babae talaga po. Yeah. Okay, so sin of commission, alam mo mali, ginagawa mo pa. Sin of commission, alam mong tama, pero hindi ginawa. Wala kang susuotan. Now!